Meron tayong event ngayon sa Balagtas. Tsaka syempre, nagpapasala pa tayo unang-una. Syempre kay Boss Edmond na nagrekomenda sa atin para gamitin sa sound system, gamitin sound system at band equipments ng Hall of Pain. Yan, Hall of Pain na yan sa Balagtas Complex na pinangungunahan syempre bilang organizer na si Sir DC Papa Raya. Napakagaling na mag-host niya, natsakayan niya, nandiyan na kami, nakadalawang balik kami, nasa Santa Rita na kami, bumalik pa ulit kami Plaridel kasi naiwan namin yung snake cord, natsakayan niya. Dumarating pa lang din yung mga tao, late na rin kami ng pagbaba dahil ang lakas ng ulan, may bagyong hana. So ayan, hindi na rin dumarating yung mga kalahok sa event na yan. Tato competition yan, pero community na rin kasi yan, hindi naman talaga totally na parang nagko-compete sila para ano, pero sila rin naman managiging magkakato pa. Kumbaga, way na rin nila yan dahil yung community sila, way nila magkakilakilala. Tsaka syempre, mag-improve yung mga ano nila. At ayan nga, nakita namin ni paring ESJ. Inaasahan ko naman magkikita kami dyan dahil nakita ko sa post niya. Pero ayan nga, dahil nandiyan na kami, mabilis ang setup din yan. At matagal kami nakatenga, pa sounds lang kami, pa mic lang kami. At nakikita mo ng mga kasali dyan, mga nagsasakita na. At saka yan si paring SJ, nagsisimula na nga din. Napakaganda na ng gamit at napakahusay talaga nyan. Tsaka syempre, hindi na tayo magugulat sa kalalabasan ng napakagandang obra na ipinakita ni paring SJ dyan. Napakalupit talaga nyan. At saka syempre, meron din mga nag-perform nyan na sila Boss Art Flores, napakalupit na tattoo artist yun. Isa rin siya sa judge dyan. Tsaka yan, mga nakakasama namin sa mga event natin, mga production. Napaka, kahit na sabi niya nga 45 na siya, pero napakalupit pa rin, nagtatalon pa rin sa stage, talagang nagwawala, solid. At tsaka yun niya, meron siya mga nakasamang banda na galing sa Pangasinan ba. Tsaka yun si paring SJ. Halos sa mga talagang mini-video ko lang mga ginagawa ni paring SJ. Kasi nga, alam ko naman, may kahantungan yung gagawin niya na yan. Pero napakalupit talaga. Napakalupit din syempre ng model niya. Dahil nakinaya. Tsaka yun nga, napakataba ko rito sa video na to. Hindi ko nagagamitin yung ganong wide ng ano ng camera nito. Napakapangit. Pero okay lang. Yan talaga. Tsaka niya pala, 3 AM na yata ngayon. Talagang gusto kong matapos nito para bukas. Wala na ako masyadong editing. Tuloy-tuloy na lang ang pagtulog ko. Tsaka niya, syempre, bukas mag-drums papawis tayo. Hindi tayo nakapag-drums papawis kanina kasi 5 AM pa lang nakadeck namin para pumunta ron. Ayun, pero yun pa kami, naiwanan pa rin kami. Tsaka yan, marami kami natutunan niya yung araw na ito. Secret na lang namin. Pero, share din namin balang araw. Pero, napakadami namin natutunan niyan. Tsaka yun nga pala sa mga tropa natin, mga banda niyan. Kami nakikiusap kami mga may sound system. Nakikiusap kami na sana, huwag niyo naman tatapakan yung mga monitor. Kaya, humingi kayo ng monitor, binibigyan naman namin. Kaya, pag binibigyan naman kayo ng monitor, ginagawa niyo lang tapakan. Kumbaga, syempre, mukha nga kayong astig. Mukha naman talaga astig. Marami naman gumagawa, no? Kaso nga lang, syempre. Maawa rin naman kayo sa mga kapwa natin sa sound system. At saka yan, tuloy lang din natin ang kwentuhan. Nakakita nyo, napakadami dyan. Dumadami. Marami rin mga babae na nagpatato. Napakalulupit. Talagang napakalulupit. 13 hours ba naman kang sinasaktan. Napakalupit sa bagay. Iba nga, habang buhay nagsasakitan. Tumatagal pa rin. Pero hindi, ganun talaga. Medyo ko lang humuhugot siya pa. Tsaka yan, nakita nyo naman, nag-dunk muna ako ng isang dunk. Tsaka binidyo ko yung sarili ko. Nakita nyo naman, nakaupo lang pala ako dyan. Nakakita. Tsaka yan nga, meron pa mga tinatato na bang tinatatoan. Natutulog na. Titibay ka ako nitong mga to. Pero sa totoo lang, nainggit din ako, gusto sanang grab yung opportunity na
may libreng tattoo dyan, ang problema lang hindi ko gusto tsaka gagawa ka nila ng design gusto ko maliit lang tsaka ang gagawin dyan talagang malaki para sulit na tsaka yan sa paring SC pala binabalik-balik ako tinitingnan ko malapit yung matapos sayang sa anong minin kaso nga lang inabot na rin ng hapon tsaka nandiyan dyan nga rin pala ang tambay cup ni Sir Pio napakalupit at tsaka yan balik na naman tayo kay paring SC kung malupit hindi ka na tumaba paring SC pero napakagwapo pa rin yan tsaka napakasodid at tsaka ito na nakapag setup na tayo nagpailaw-ilaw na tayo ng konti nakakita nyo naman kaya naman natin magbigay ng setup na pangsaktuhan lang pero yan talagang kumbaga mababa lang yung bigay natin pero ganoon talaga hinilingan tayo ni Sir Edmond na napaka lupit nun napaka hindi malupit na tawa kumbaga napaka lupit din na artist ayun nga natin yung mga setup natin yan tinodo pa rin natin kasi syempre gusto rin naman natin na mapaganda talaga yung event at mapaganda talaga yung service natin hindi lang naman talaga hapon natin yung malaking kita ang hapon natin yung mapaganda yung may bibigay natin service sa kanila kahit na medyo ganito ganyan tuloy lang ganyan lang talaga basta sabi nga mas hangarin mo mapaganda yung paglilingkod mo yung service mo kesa lumaki ka agad yung kita mo basta ganun yun susunod naman yan tsaka nga tsaka natutuwa rin naman ako na napapaganda natin yung mga ganyan tsaka balik na naman tayo rin sa pwesto ko katabi namin ko ito yung babae na 13 hours yun na yun tsaka yan may mga nagperform na nga at susunod na rin dyan si sila Boss Art na napakalupit at eto na sila yun tapos na sila Boss Art napakalupit talaga ng performance na napakalupit pa rin gumalaw sa stage at saka ito syempre mag-umpisa na ang final judgment ng mga nanalo ayan ang gawa ng paring SJ ko napakalupit yan oh ha malalaman nyo mamaya yun na nga tagbigay na rin ng instruction yung syempre mga, yung host at saka yung organizer napapipilahin na ang mga candidate o mga sumali sa mga judge sa harapan ng judge mo-model na nila yung mga pinagagawa na kanila mga artist napakatitiba nyo saludo ko sa inyo mga tol yun na nga nakakita mo si Boss Art Flores isa sa nakaupo sa judge tsaka napakitindi talaga ng mga artist ng Bulacan napakagaling talaga tsaka syempre isa na rin yung mga tropa natin mga kumpare natin hindi dyan nga si SJ hindi dyan si Labena marami tayong tropang mga tattoo artist eh. Pero ito napakasusodid ng mga gawa na ito mga realistic tatawag nila dyan mga ito babae yata yun o lalaki tsaka yan may discount dyan yung pagganyan kasi parang hap-hap sila nung sumali at saka ng model ito yung gawa ni paring SJ yan nakakita nyo naman akala nyo lang simple pero napakalupit yan sa personal detalyado napakalinaw makapal yung pagkakalain nyo pero kumbaga sakto nakakita mo naman mga bukas na magkakamot mga talagang masakit-sakit yan ito napakalupit tong kulay nito napakapit yung kulay buhay na buhay dami magaganda ito naman makikita mo si Thanos yan hawak-hawak yung ni Thor ito napakagaling
parang realistic ba? Kung di ko kumisado, tsaka ito naman, oh, napaka-detalyado ng mga kulubot-kulubot na ganyan. Napaka-solid talaga, napaka-daming artist na magagaling. Ano? Ito, hindi ko alam kung ano tawag dyan eh. Ito yung katabi lang namin ito noong una, parang hindi ko maintindihan pero ang galing. Ito naman yung pinakamalupit dahil 13 hours na siyang ganun, namamalipit sa sakit. Yan, M&M. Ito malupit din yan. Malupit. Ito malupit. Nakakita nyo lahat halos naman malulupit. Saludo talaga sa Bulacan artist, sa mga lumalaro ng tattoo competition. Ito, napakalupit ito. Talagang maiinggan niya ka rin. Ito, malupit si ate, oh. Nakakita niyo naman, buhay na buhay yung kulay sa kasi maputi. Ito naman, nakalimutan ko pangalan ito, pero sketch yan kahit saang tattoo nandodo niya. Tsaka ito, ito yung 13 hours ginawa. Tsaka niya, tapos na. Siyempre, magmamadali na kami. Inihintay na lang namin yung mga kusini, mga mananalo. At tsaka, unti-unti na kami naglilipit. At tsaka, siyempre yan, tinawag natin parang SJ. Yun. Talagang inaasahan natin yan dahil sa ganda ng binigay niya na piyesa. Kaya kasama niya syempre yung kanyang model. Napaka-solid yung dalawa na yan. Talagang syempre proud yung artist, proud din yung model dahil nanalo silang dalawa. Yan. Ito naman si ate, inaasahan ko mananalo to dahil talagang maganda. Kaso nga lang, yung bandang huli nagmadali na kasi nga pero yun ang napakasayang event, napakagaling ni Boss Paparayan. Nagtrabaho rin sa Barangay LS yan. Nakasama niya sila Papa Dudut, yan. Papa Jepo eh. Tsaka ito na, uwi yan na. Isang mabilisan na lang, salamat nila sa Redmond. Tsaka syempre sa mga naging judge si kay Boss Art. Na talagang solid banda rin yan. Napaka solid niya. Kita yung story tayo sa October 28. Tutugtog din kami naman. Tutugtog na rin kami nila kaya nandiyan. Salamat sa Redmond. Talagang malaking bagay din. Siyempre yung pagre-recommendan nyo sa akin sa mga tropa natin dyan. Napakalaking bagay. Nagpakilang yung tulong. Pero promise naman hindi namin kayo ipapaya sa mga service namin na alam naman natin yun na talagang pagbubutihan natin. Basta salamat sa mga nagre-recommend sa amin. God bless.